Matapos ang ilang buwang pananaliksik, makakuha ng bulto-bultong dokumento at kumausap ng ilang eksperto. Busisiin ang yaman ng Pangulo, a reporter's notebook investigation. Mula 6 na milyon nung siya'y senador noong 1992, 66 milyon na maging Pangulo noong 2001. Ngayon, 144 milyon na ang deklaradong yaman ni Pangulong Arroyo base sa kanyang Statement of Assets and Liabilities. Ito lang ba ang mga yaman ng Pangulo? Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Mula nang maluklok sa pagkapangulo noong 2001, hindi na nilubayan ng malalaking eskandalo ang unang pamilya. This state is the mother of all those states. I have here copies of the tapes. One is the original, the other one is the altered version. You have stolen the presidency! Not once, but twice! I am sorry. Pamakailan, muling naging mainit ang issue ng yaman ng Pangulo. Base kasi sa kanyang idineklarang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, patuloy ang paglago nito sa mga nakalipas sa taon. Lalo pa't 45,000 pesos lang ang kanyang sweldo kada buwan. Itinatakda ng saligang batas at ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang pagsumite ng SAL ng lahat ng pampublikong opisyal, kabilang ng Pangulo at iba pang empleyado ng gobyerno. Sa SAL, idinideklara ang lahat ng kanilang mga negosyo at ari-arian. In other words, it's one way of kung gusto na lang i-check yung mga kung meron kang corruption, meron kang unexplained wealth, halatang-halata na kaagad. 1989 ang unang pumasok sa gobyerno si Pangulong Arroyo. Ini-appoint siya noon bilang Assistant Trade Secretary ni Pangulong Aquino. Nang maging senador siya noong 1992, 6.7 million pesos ang idineklara niyang net worth base sa kanyang Statement of Assets and Liabilities noon. Nadagdagan pa ito sa paglipas sa mga taon. Matapos maging Pangulo noong 2001, nasa 66.8 million na ang kanyang net worth. At noong 2008, umabot na ang net worth ng Pangulong Arroyo sa mahigit 144 million. Mahigit 77 million ang nadagdag sa kanyang yaman mula 2001. Pinag-aralan ng ekonomista at dating National Economic Development Authority Chairman na si Professor Winnie Monsod ang mga Statement of Assets and Liabilities ng Pangulo. There are surprising increases that you really want to know how, because you know naman how much the President of the Republic makes and she has no other businesses of her own. Nakapagtataka raw ang stocks ng Pangulo. Kung pagbabasehan ng Statement of Assets and Liabilities ng Pangulo, mapapansing nawala o binitawan niya ang lahat ng kanyang stocks na maging presidente noong 2001. Pero noong 2006, muli siyang nagkaroon ng stocks. Mula 55.7 million noong 2006, nasa 110.4 million ang stocks ng Pangulo noong 2008. She must have been buying and selling a hell of a lot. Because to have stocks go to your stocks go up from 55 million to 110 million in 2 years is pretty big jumps. Parang milagro na yan. 2008 bumababa yung stock market, paano naman yan, ang laki-laki na. Baka I don't know. So the question is, where did she get the money? She must be made to explain how she was able to put in between 2007 and 2008, 48 million pesos in the stock market, additional. Iginit ni Attorney Ruy Rundain, isa sa mga abogado ng Pangulo na walang irregularidad sa paglago ng yaman ng Pangulo at maging ang pag-invest ito sa stocks.
requirements ng value and is ideklara mo yung acquisition value, acquisition cost ng whatever property, ano? At whether bumaba o tumaas yung value ng specific stock na yun, i-re-reflect mo pa rin ang acquisition value. Kaya kung bumibili ka ng additional stock, palaka lang ang palaki yan. Although hindi necessarily yun yung market value. Meron nga yung sale ng property sa Bulacan, di ba? I understand na yung proceeds ng sale sa property binalay din sa stock market. Bagamat hindi raw pinagbabawal ang pag-invest sa stocks ng presidente, sa opinion ni Professor Munson, hindi naman daw ito magandang gawin. Sa akin, kung presidente ka, you should not get involved in any of that kind of activity. In other words, sakripisyo mo yan. Kung titignan mo lang closely yung batas, ang pinapagbawal ay yung mag-manage, mag-directly participate in a business with the government. In fact, any business engaged that has a contract or financial interest with the government. Isang korporasyong pagmamayari ng pamilya Arroyo ang aming natuklasan, ang EVA Development Corporation. Nasa mahigit 69 million pesos ang assets ng korporasyon.